Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Rishi. Hi, sweetie. Naghahanap ka ba ng murang bilihan ng damit ngayon? Hindi ka makapunta sa Taytay, hindi ka makapunta sa Divisoria, hindi ka makapunta sa Tiangge dahil ng pandemic? O naghahanap ka ng bagong pagkakakitaan? Gusto mo mag-online seller? Gusto mo mag-online selling? Pero hindi mo alam kung saan ka kukuha ng supplier? Kung yan ang hanap mo, may alam ako. Pero bago ang lahat dyan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe to my channel and then click the bell button para updated sa mga video ko. At tara, tuturo ko na sa'yo kung saan mayroon. Keep on watching! Order ko sa online shop. Actually, kahapon lang ako nag-message sa kanila na order ako. So, eto nga, dumating ng aking order. Ayan! So, syempre, bago natin ipasok sa loob ng bahay natin, safety first muna tayo. First, sa labas ka pa lang ng bahay, bago mo siyang ipasok, i-disinfect mo muna siya para safe tayo. Siya sa panahon ngayon, mahirap na mahawaan ngayon. So, kailangan i-disinfect muna natin siya para safe din tayo. And then, yung mga nasa loob ng bahay natin. Natin alam kung saan nang galing o sino mga humawak itong item na to. Naman tawag doon na maarte. Ang tawag doon yung pag-iingat. So, i-disinfect muna natin mga binibili natin galing sa labas bago natin pasok sa bahay para, alam mo, makaiwas tayo sa COVID. So, disinfect muna natin siya bago natin ipasok sa loob ng bahay. So, halika! Buksan na natin yung in-order kong sa online shop. So, actually, itong online shop na to na in-orderan ko, sobrang legit ko para sa akin. Kasi, dito ako laging mo-order ng damit. So, masasabi kong good quality tsaka maganda yung tela niya. Mura siya, pero masasabi kong maganda siya. Hindi siya halatang mumurahin. So, eto. Alika, i-open na natin. Medyo ma... Matinding bukasan ko. Sirain na natin siya. So, ito, pag-order ka sa online shop nila, syempre kailangan sagot mo yung delivery charge. Bakit nga ba kailangan handle mo yung delivery charge? Kasi, syempre, nagbabayad din sila ng rider. Kung i-free pa nila, ano na lang kikitain nila? So, parang tulong na rin din natin sa kanila yon. Kung ng free delivery, pwede ka naman pumunta sa shop nila. And then, yun nga lang, mamamasahe ka pa. Edi, ipa-ano mo na lang, i-delivery mo na lang, ganun din naman. At least, parang hindi ka na mamamasahe. Yun na nga, syempre, yung item mo naman, hindi naman maglalakad papunta sa'yo, do. So, kailangan magbayad ka talaga ng delivery. Pero kung gusto mo naman ng free, pwede naman din. Siguro, sa panahon ngayon, parang wala na atang nagbibigay ng free delivery, eh. Depende na lang siguro sa usapan nyo. So, at sa akin kasi binayaran ko siya. So, puro lang naman din naman yung charge niya. Depende sa location mo. So, actually, itong shop na to, sa Cainta ata siya. And then, so, ako sa Marikina. So, nasa 150 lang naman siya. So, kung pupuntaan ko pa siya, ganun din naman ang pamasahe ko. Tapos, pagod pa ako. Di pa deliver ko na lang din siya. Di pa ako, di ba? Super wait na lang ako sa in-order ko, di ba? Tsaka, dito na ako sa bahay, hintayin ko na lang in-order ko. Nakatulong din tayo sa mga frontliner natin na, di ba nga, bawal lumabas. Sa classroom may bata. Hanap ko ng free delivery, pwede naman, siguro yung nagtitinda, kapit-bahay mo lang. Pwede niya rin free delivery. Pero sa panahon ngayon, lahat, laging sagot mo yung delivery charge. So, kung order ka man, damihan mo na para hindi rin sayang yung delivery mo. Kung order ka lang ng isa, alam mo, in-order mo, 50 pesos, yung delivery charge mo is 150. Eh, talo ka pa. Eh, di bumili ka na ng madami. O kaya hanap ka ng pasabay para hindi naman din sayang yung delivery charge mo, di ba? Alawang bubuksan ko, tingnan natin siya. So, eto na. Tadaan! Open na siya. Bukas na siya. So, ano bang mga binili ko? Tingnan na natin. Wow! Mga ternong pajama! Ayan.
at saka short. Wow! Ayan. Saka t-shirt. Saka blouse. Ayan. Wow! Ang lakas baka online selling, di ba? Saka ito yung mga usong-usong ngayon, mga pang TikTok short. Ayan. So, ang pinakamarami kong biniling damit sa kanila is mga ternong panjama. Ayan, ayan. Mga ternong panjama. At yung una kong binili, ayan, ang cute nito. Bear. Ayan, ayan. Isa. Wow, Winnie the Pooh. Ayan. Actually, ang sinabi ko sa online shop na ano, bigyan niya ako ng 10 pair na ternong pajama na siya na bahala mamili sa akin. Kasi sa sobrang dami niyang binibenta, parang nahihirapan akong mamili ng gusto kong character. Sabi ko sa kanya, bigyan na lang niya ako ng magandang quality. And then, parang hindi naman niya ako binigo. Actually, lahat ng binigay niya sa akin character ng ternong pajama, lahat gusto ko. Ayan, natuloy na po yan. Tapos, ay, ang cute nito, oh, unicorn. Ayan, di ba, cute. So, some 10 pairs nito, then, masyado akong binili, madami akong binili ng pajama kasi, syempre, malamok, eh, para makaiwas din ng sa dengue. Kaya, bumili ako ng mga ternong pajama. Ayan, so, 10 pairs itong binili ko. Ayan. Pipili ako ng damit ng isusukat ko, then papakita ko sa inyo, and then sasabihin, i-review ko sa inyo yung quality ng damit niya. And then, itong short na masasabi ko sa kanya, actually, madaming beses na kasi ako bumili sa kanila, kaya parang alam ko na rin yung quality niya. And then, ito kasi, parang tatlong beses na ako bumili sa kanya ng short. Nung una bumili ako short sa kanya, parang tinesting ko muna kung maganda, and then, kung manipis. And then, ito, hindi siya manipis, hindi siya pag, hindi siya halatang mumurain. Ito, bili ko sa kanya is 50 pesos. Wow! Diba? I feel good! 50 pesos lang itong gantong mga shorts sa kanya. Ayan. And then, itong pajama na binibenta niya, pero yung pajama is, bili ko lang dito is 125 pesos. Ayan. Wow! Sobrang mura yan. And then, ito namang blouse na to is, bili ko sa kanya is only 50 pesos. Pwede din siyang panglakad kasi makapal din siya, 'di ba? So, salagang 50 pesos, salagang 50 pesos, salagang 125 pesos ng may susuot na ternong pajama. So, sukatin muna natin siya, then ipakita ko sa inyo and then i-review natin. So, sukatin na natin siya. Ta-da! Ayan. Sukat ko na siya. So, bakit nga ba ito yung pinili ko sa mga 10 items na binili ko sa kanya na iba't ibang character na Mickey Mouse, Elmo, Snoopy pala ito. And Snoopy. Tapos, another Mickey Mouse. Ayan, Mickey Mouse. Tapos, sino ba to? Actually, hindi siya kilala. Ayan, si Bear. Ayan, Bear. Tapos, Stitch. Ayan. Ayan. Kasi actually, bata pa lang ako, favorite ko na talaga si Unicorn. Ayan. I'm a unicorn lover. So, sa mga nakakakilala sa akin talaga ng mga friend ko sa Facebook, alam nila na favorite ko talaga si Unicorn. So, makikita nila na mga picture ko, lagi ako may unicorn na hawak. And then, yung dati may suot pa ako dati na unicorn house, pumunta pa ako dati sa unicorn house. Anyway, so, ayun na nga. Masasabi ko sa damit na to, ayan na, sobrang, di ba, ang cute? Di ba? Sorry, hindi kita eh. Tatayo na ako, ayan. Sobrang cute, di ba? Ayun na nga. Ang masasabi ko sa quality ng damit na binilan ko sa online shop na to. First, maganda yung tela niya kasi hindi siya manipis. Yung makapal. Tsaka, kung ang height mo is 5'4", kasya lang sa'yo, sakto lang siya. Hindi siya bitin, so pwede siya sa mga 5'4 na height.
5'1" to 5'4" yan. Kasi kung 5'5" ka, baka pantororong nature. Ayun lang yan. So, magandang quality niya, malambot, tsaka presko, at tsaka masarap siyang pantulog. Kasi ayan, malambot siya, cotton siya. Tsaka stretchable siya. So, don't you worry. Ayan. So, hindi maiipot ang ating mga chubs at saka mga tabs. At saka yung damit niya, ayan, hindi siya puputok sa atin. Yan, stretchable siya. Ayan, sobrang ganda niya. So, ano mo yun? Sa halagang 125 pesos, mayroon ka ng ternong pajama. O, diba? Sobrang, ang sobrang wow talaga. Hindi mo na kailangan gumastos ng sobrang mahal para lang makabili ng mga magagandang damit. Actually, marami namang murang damit na magandang quality. Maghahanap ka lang talaga. Sa halagang 125, mayroon ka ng ternong pajama. O, diba? Sobrang sobrang wow nun. Sobrang sobrang nakakatipid yon para sa atin. Para sa panahon ngayon, mahirap ang buhay ngayon. Hindi mo kailangan bumili ng mamahalin para masabi na maganda ang suot mo. Eto, 125 lang. Sino makakapagsabi ng 125 lang itong suot ko, diba? May isa sa mga nagsosuot lang din niya. Misa, nagdadala. Kung marunong ka magdala ng damit, hindi mo kailangan magpa-impress. Kailangan natin maging practical ngayon sa buhay kasi alam mo yun, mahirap ang buhay ngayon. So, kailangan natin konting tipi-tipi. Tablet ka sa suot mo. Tapos, taas na ukala. Kasi, hindi naman itatanungin ng kausap mo kung magkano ang bili mo eh, di ba? Nakakomportable ka sa suot mo, okay na yan. Kahit mura lang yan. Ito naman, bili ko naman is 50 pesos. Wow! Actually, madalas mo ito makita sa mga nagti-TikTok. Ayan, ito. TikTok short nga daw ito eh. Ayan. Ito, short na to, nasuot ko na rin to, so may rami na akong ganito, so bumili ulit ako. Ang masasabi ko sa kanya, makapal siya, hindi siya katulad, may nabilan na akong dating ganito, pagkasuot ko, ay, Diyos ko dahil, kita kaluluwa, kaya hindi na ako umulit sa online shop. So itong online shop na to, bumili na ako sa kanya nung una, o umulit ako kasi sobrang ganda ng quality niya, makapal siya, ayan, makapal, tapos stretchable. Ayan. Bagay lang to sa mga height na pang 5'3". Kasi masyado siyang maiksi kung 5'4 ka na. Para na siyang, para na siyang damit ng pang bata. So, sinuot mo. So, ayun. So, ayan. Pang TikTok short. Ayan. For only 50 pesos. O, diba? O, sa 50 pesos, mayroon ka ng short. O, ayan. TikTok short. Ayan. So, kung gusto mo naman ng short na may nakalagay na Nike, ayan. Meron din sila, ayan. Hindi siya mahal. Mura lang to. 50 pesos lang din to. So, pag nag-workout ako, ito suot ko. Ayan. Kaya bumili ako sa kanya ng maraming ganito. Ayan. Ayan. Kasi, maganda yung tela rin niya. Sobrang comfortable rin ako pag nag-workout ako. Kaya ito yung binili ko sa kanya. Bumili na ako sa kanya ng ganito nung unang tatlo. Tinry ko lang din kung maganda yung quality niya, kung manipis. So, hindi naman niya ako binigaw. So, order ulit ako sa kanila. Ayan, maganda yung quality niya, makapal. Tsaka, sobrang sarap mag-workout nito kasi hindi siya masikip. Ayun. Kasi may mga ganito, di ba? Pag yung naiipit yung chan mo, yung parang kahit payat ka man, hindi ka makahinga. Ayun. Yung bakat na bakat yung garter, ayun. So, ayan. Ito naman, blouse. Ayan. Actually, itong blouse na to, crop top to eh. Ayan, hindi kita, wait lang. Hindi siya kita. Ayan, crop top to, hindi. Masyado siyang maikse. So, bagay din to sa, so, alam mo, yung pantalon mo, high waist, short mo, high waist, bagay yan sa mga ganyan. Para sexy. Eh. Diba? Sino makakapagsabi na sa halagang 65 pesos meron ka ng blouse, di ba? Kesa gumastos ka ng sobrang mahal para sa damit, eh kung maganda naman yung quality niya, komportable ka na, bakit hindi, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan lang din natin maging practical sa buhay at tsaka konting tipid-tipid lang. Hindi naman porkat sinabing mura, eh wala na siyang quality. Basta maghahanap ka lang na magandang quality at hindi naman mahalaga kung mahal man yan or mura. Ang mahalaga,
may suot ka, ah, di ba? May masusuot ka. Yun naman talagang mahalaga dyan. At saka masaya ka sa suot mo, at saka feeling mo pretty ka. Yan. Ako, kahit na 125 lang to, masasabi kong masaya ako sa suot ko. So kung may balak ka magbenta ng damit, magsimula ng business mo, mag-online selling, mag-online seller, etong Facebook na yan ang masasuggest ko para sa'yo. Ayan. So kung gusto mo mag-reseller, actually meron silang minimum order para sa mga reseller price. So kung gusto mo makakamura ka, bultuhan ang bibilin mo. Pero kung gusto mong retail lang, konti lang, medyo mahal lang siya ng konti, pero kung gusto mo kamura, bibili ka ng reseller price niya. Hanap ng mga direct supplier, ayan yung Facebook niya. Sobrang legit niya, madali siyang kausap, kaya kung ikaw nagbebenta ka ng mga damit at gusto mong maghanap ng direct supplier, ayan, mabibigay ko sa iyo yung Facebook. At just para tayo lahat, kumita tayo at malagpasan natin ngayon yung pandemic, kahit papaano, kahit konti lang yung kitain natin, mag-survive lang tayo sa pang-araw-araw. Ayun. Kaya sumulan mo na ang pag-business, kahit konti lang ang kitain mo, konting tubo mo. Kasi sa konting tubo mo, pag pinagsama-sama, sobrang laki na yun, sobrang nakakatulong na yun pang-araw-araw mo para makasurvive tayo. Sa panahon ngayon, sobrang mahal ng bilihin, sobrang hirap ng buhay. I hope na nakatulong ako sa inyo. I hope na makapagsimula tayo ng business, natulungan ko kayo na makapaganap ng murang supplier, makasimula tayo ng bagong business. Kahit konti lang ang puhunan mo, makakapagsimula ka ng business mo. Basta huwag kang panghihinaan ng loob. Kaya natin yan, makakasurvive tayo. And then end of the day, magugulat ka na lang na nakasurvive ka pala. So kung may bala ka mag-business, tuloy mo lang yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Ganito talaga ang business, medyo nakakapagod, mahirap. Pero kaya yan, laban lang. Small time online seller lang ako, pero masasabi ko na kahit papaano nakakasurvive ako, nakakakain ako araw-araw, yung kinikita ko, yung tubo ko na konti lang, nakaka-survive ako, nakakakain ako sa araw-araw. Hindi man ganun kalaki yung kinikita ko sa online seller, masasabi ko kahit o paano, may income na akong pumapasok. Kaya, kung may bala ka mag-business, ituloy mo yan. Pag-isipan mo, huwag ka munang go lang ng go. Simulan mo muna sa maliit na puhunan hanggang sa ipunin mo yung kinita mo. Hanggang sa mag-isip ka ng ipag-iboom to at kahit pa paano kumita. Ang mahalaga, kumikita ka. Kahit na konti lang ang bumibili sa'yo, ang mahalaga, may bumibili sa'yo. At huwag kang panghihinaan ng loob. Walang masama sa pagbebenta. Ang walang nakakahiya. Ang nakakahiya, yung wala kang nang makain, umaasa ka sa ibang tao, yun yung nakakahiya. Benta lang ng benta, more sales. Yan. Kaya I hope na natulungan ko kayo. So, kung balak mong benta ng damit, ayan, ay mag-direct supplier ka. At least, kahit pa paano, malaki yung kitain mo. Balak na mag-online seller, ayan na yung Facebook. I-message mo na, huwag mo nang pag-isipan pa. Magbenta ka, magsimula ka sa maliit. Ang kasang lumaki, mag-post ka muna ng mga damit. Kung wala kang puhunan, mag-pre-order ka. At least kahit pa paano, alam nila na nagbebenta ka. At kung may mo-order na sa'yo, tsaka ka-order. Pwede naman din yun. At least kahit pa paano, may income kayo ng mahalaga. Sa maliit na tubo mo, pagsamahin mo, may pambili ka na ng pagkain mo, may makakasurvive ka, makakabayad ka ng bills mo. Tsaga-tsaga lang sa pag-online selling, kaya yan. Walang nakakaya sa pagbebenta. Kung sabihin man nila, post ka ng post kung anong binibenta mo, don't mind them, okay lang yan. Ang mahalaga yung sarili mo, ang mahalaga makasurvive ka. Kaya mo yan, kaya natin yan, makakasurvive din tayo sa pandemic na to. I hope nakatulong ako sa mga kapwa online seller dyan na naghanap ng mga direct supplier. Ang gusto ko lang din na makatulong sa inyo. At salamat din pala sa mga taong bumibili sa akin. At salamat din pala sa mga taong sumusuporta sa akin. Walang sawang bumibili sa akin. Na kung ano-ano pinagpo-post ko sa Facebook, ano-ano binibenta ko. Pero
maraming salamat sa mga bumibili. Wala kung walang bumibili, wala akong kukitain. Kaya dahil doon, nagpapasalamat ako sa inyo. Naway, more blessing to come sa atin, hindi lang sa akin, pati rin sa inyo. I-bless tayo lalo ni Lord at kaya natin yun. Lagi lang tayo magdadasal kay Lord na sana makayanan natin to at bigyan niya tayo ng kalakasan kasi yun ang mahalaga, na bigyan tayo ng kalakasan ni Lord sa araw-araw. So, I hope na nakatulong ako sa inyo sa simpleng paraan. Kaya natin yan at lagi tayo magdadasal kay Lord. Huwag na huwag kang panghihinaan ng loob. Ibigay mo lang lahat, isurrender mo lang lahat kay Lord at siya na ang bahala sa atin. At kung may mga bagay man na kinuha sa atin ni Lord, tandaan mo na siya din ang magbibigay sa'yo. Matatandaan na si Lord ang provider, si Lord ang pinaka dakila at sobrang bait ni Lord para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Basta huwag kang makakalimot magdasal. To trust God in the light is nothing, but to trust Him in the dark, that is faith. Yan ang lagi mong tatandaan. Naway lagi tayong i-bless ni Lord at makayanan natin ang pandemic ngayon. Kaya natin yan. Hindi ka bibigyan ni Lord ng pagsubok kung alam niyang hindi mo lalakasan. Kaya mo yan. Laban lang. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe to my channel and then click the bell button para updated ka sa mga video ka. Thank you for watching! Mwah!